damit sa inyong nagko-comment na parang ako lang yung bumibili ng damit. Ipakita mo sa kanila yung pinamili mo. Princess has got the amazing ability to change topic. Good afternoon mga langga. So today is Monday and 12:30 na. So lalabas kami ni Princess. Kakain kami sa labas. Magla-lunch kaming dalawa. Kasi nagugutom na kami. And wala siyang pasok today. Bukas pa yung balik nila. So si Mark pumasok na. So dalawa lang kami today. So yun. Gagala-gala tayo sa Randall Mall. And what else we gonna do? Maybe we'll do some shopping. And madami sa inyong nagko-comment na parang ako lang yung bumibili ng damit para sa sarili ko. To be honest, binibilihan yan siya namin ng damit. Pero, maarte yan siya. Hindi niya sinusuot. So, today, maghanap tayo ng damit na parang pang-teens talaga. Kasi si Princess, ewan ko kung ano ba yung style niya. Minsan talaga, na-stress din ako sa mga sinusuot niya. Diba na? Yes. Yes. But I don't like... Ayaw niya kasing magsuot ng dress. Gusto ko yan siyang magsuot ng dress para mukhang ano naman siya. Dalagingging ba? Pero ayaw talaga eh. Nasasayang yung mga damit na binibili ko. Andun na nga yung iba yung mga crop top na top. Crop top na sabi na nga top, di ba? Yung mga crop top niya dyan na binibili ko, hindi niya sinusuot kasi ayaw niya. Pero today, magtingin-tingin tayo sa Target and Cotton, H&M, kung ano yung ating mabibili para sa kanya. Kasi maarte talaga yan siya. Hindi niya sinusuot yung mga binibili ko. And mahilig siya sa black. Puro black yung sinusuot niya. So sabi namin ni Mark, huwag ka nang magsuot ng black kasi puro black na yung sinusuot niya minsan. So, hindi na pala ako nakapag-vlog mga langga nung after naming pumunta sa Dream World kasi kinabukasan sumama yung aking pakiramdam. Hanggang pagbalik namin dito nung Saturday, kahapon okay-okay na ako. And today, medyo okay na din naman ako. Pero yung ulo ko talaga masakit everyday. Hindi ko alam kung bakit. Lagi naman to yung aking headache talaga yung aking problema. Hindi namin alam kung paano siya i-fix. So yeah. Kahit inuman ko siya ng gamot, bumabalik din siya. But anyway, so punta na tayo ng Randall Mall and kain muna kami and then mag-ikot-ikot kami sa Randall Mall. So see you na sa labas! So andito na kami mga nanya.
Hello guys, kakarating lang namin sa bahay. Bumibihis lang si Mama. Itong binili namin. Ito. Ikaw na nag-vlog yan. Nagbihis lang kasi ako. Ipakita mo sa kanila yung pinamili mo. Okay. Ano yung unahin mo? Yan. This one. Ano yan? Galing saan yan? Smiggles. Smiggles. Sa Smiggles. Smiggles. Binila yun ni Mama to Smiggles. Smiggle pala. Wala pa yung Tapos, ito ang kahita. Iligya. Kahita. Ah, ng wallet. Lalagyan ko ng... Dali ah. Lalagyan ko ng... Ano ko, ng card ko sa school ko. Eh, pakita sa kanila kung ano eh. Tira. Tapos, ito. Ano lagay ko sa bag ko. Ano yan? Letter? Letter P. Because my name start with a P. Okay. Anong nga tawag dito? Puppet. Ano? Anong puppet? Fidget. Ako marami fidget. Ay, hindi ano lang isa? Puppet. Hindi. Oo. Kung maraming puppet. Okay, hindi ko kasi alam kung ano to eh. Okay, itong laman. Ganda. Tapos ano pa? Ito. Ito. Dumating si Mark. Kuha ka ng ano dun? Ng bunting. Oh, ano bang gawin? Ay! Meron siyang maliliit na ballpen, lapis, and then notebook. Okay. Nausiki naman na? No. Black. Ay, ano ba yung pinamili mo dyan? Ipakita mo na, dali na. Okay, ito lang. Anong ito lang? Anong sa plastic? Okay, binilin. Bumili kami ng towel ko. Purple, my favorite color. Ano pa? Para kay Mama to. Ay, para to sa atin. Lagyan ng ano. Ikabit ko dun sa kwarto niya. Yung mga flat na sapatos. Dito ko ilalagay. Dun ko ikabit sa may gilid ng ano. Ganito siya. Ayan. Okay. Pwede na. Okay. Ang dami niyang lagayan. Pwede ko din siyang malagyan ng mga kung anik-anik ko. Wala na dyan? Wala. Bumili lang ako para sa tea namin ni Mark. Parang lahat naman to sa'yo eh. So marami sa inyong nagko-comment na parang ako lang yung namimili para sa akin. Kasi hindi naman kasi ako nagbablog lagi mga langga pag nagsishopping ako para kay Princess. And nakakalimutan ko na din. So hindi ko na napapakita. And yeah. Kaya na-timingan siguro na pag nagbablog ako, yung mga nabibili ko is para sa akin. Pero lagi ko yung binibilhan. And then sa mga damit yun nga, medyo maarte kasi yan sa damit. And ang hirap niyang bilhan. Yung mga binibili ko, hindi niya talaga sinusuot. So, ito singlet para ilagay niya pang loob niya. Ano to? $2 yung isa. So, bumili kami ng apat. And then, kanya din to. Kasi nagpapabili siya nito. Oops. Color. Ano yan, anak? Color pen? Color pencil? Ano pa? Basta. Brush maker. Tapos ito nabili namin kanina sa Target, $10. So, terno siya. Pants, tapos ito. Ayan. And yun lang. Oh, good. And good. Asa na yung ano bunting anak? So magtimpla lang ako ng tea. Do you want some tea, love? Wait lang, kausapin mo muna si Mark. Alam mo lang, mag-aano tayo, gawa tayo ng dinner. Ito lang yung dinner namin kasi hindi kami masyadong gutom.
Kasi madami din yung nakain namin ni Princess nung lunch. So, ito yung ating dinner. Ham and cheese and toast. So, ayan mga langga, ito yung ating dinner. Ilagay lang namin sa oven. Yours is 1, 2, 3. Oh. It's really hot, I think so. It's pretty hot. It's hot now. Oh, you're getting injured. I like can it. Can you get some plates, Princess? Can you get some wooden no. Little plates? No, yeah, just some wooden. Yeah, you can have any one of these. Because this has got root of the date. Wow. Kain! Wow, that's really hot. Mm-hmm. Kain tayo. Simple dinner. Nagbi-blink-blink na yung aking camera. Well, I had a couple of carrots as well. Raw carrots. So? Raw vegetables. You're sick as a princess. What was that? The nose. You make funny noises, don't you? Yes. Ano ina? Cheese ina. Makainit yan. Ginaano pa. They put the series. Oh, yeah. Hello mga langga, matutulog na si Princess pero sabi ko sa kanya saglit lang kasi ipapakita ko sa inyo yung kanyang bedroom slash sewing room ko. So, itour ko lang kayo ng konti. Saglit lang naman to. So, ayan yung new bed niya and pinalitan ko na din ng bedsheet. Binili namin yan sa ano din eh, sa IKEA. So, dito, pasensya nyo na yung kalat dyan kasi yan, mga gamit ko yan na hindi ko na ginagamit, papadala ko sa Pinas kasi magpapadala ko ng balikbayan box, hindi pa nga kami nakabili. So, ayan. And then, dito, ayan, yung aking sewing, cutting table, hindi ko to sewing table kasi hindi siya, hindi siya pwedeng anuhan kasi mabigat kasi tapos umuuga-uga siya. So pang ano lang to, cutting table ko lang to. And then yan, binili namin yan nung kailan ba? Nung Sabado. Pumunta ka ulit kami ng IKEA. Bookshelf yan. And ayan. So dinala namin yung Mac sa office ni Mark kasi hindi na namin ginagamit dito eh. Kasi ginagamit ko yung aking MacBook. So, nasasayang. So, sabi niya, dalhin niya na lang sa office niya. And then, dito sa ano niya, diba ito yung bed niya? Yung may drawer. Tapos ito, binili namin to sa IKEA. So, nilagay ko lang yan siya dyan. Parang ano, dapat yung plan ko is bibili ako ng ganito. Bibili kami ng ganito. Para ilagay dito. Pero sabi ko, hindi niya naman kailangan yung ganito. So sabi ko, ito lang. Isa nito, tapos meron pa kaming binili na kagaya dun sa labas. Ilalagay ko sana dito. Dalawa. Pero I decided na, hindi na lang. So ayan, ilagay ko yan dyan. Diba? Ano yan? Floating shelf. At least meron na siyang lagayan ng mga ano niya. Tapos, ayan, binili din namin to sa IKEA yung ayan, yung lamp niya. Ayan. And then, dyan, hindi pa siya tapos talaga.
Kasi gagawin ko yan siya ng cabinet dyan. Sa taas ng ganito. Papatungan ko siya ng cabinet na malalagyan ng mga jackets. Sa ano na, saka na. After ng wedding na kasi busy na ako. And then, ito yung binili natin kanina sa Target. Lagay ng mga sapatos. Ayan. Mga flat, ano lang, flat shoes. Tapos mga sandals. Ayan. And, ayan. Diba? And dyan sa baba, hindi pa organized. Pero okay na yan muna ngayon kasi bukas magtatahi ako ng dress ni Princess. Yung dress niya muna yung unahin ko. Naggumawa na ako ng sample ng kanyang top. Madali lang naman kanya eh. Wala pa naman kasi siyang as in shape talaga. So ito, kinapi ko lang yung t-shirt niya. And then, madali lang naman yung skirt. So, ayan, bukas yun ang gagawin ko. Tatahin ko yung kanyang dress. Makita ko lang sa inyo yung kanyang yung fabric para sa kanyang dress. So, ito yung kulay ng kanyang dress. Ayan. Peach ba to? Tama ba? Basta, ito. So, ito yung gagawin ko bukas. And then, pag natapos ko na yung dress niya, yung dress ko na. Kasi ang akin, madami yung daming gagawin. Yung kay Princess, simple lang. And then, gagawan ko na lang ng pockets para malagyan niya ng niya. Ito sana yung tatahiin ko para sa kanya. Pero, sabi niya, ito na lang daw. Ito pala yung ginawa kong ni Trish. Hindi ko pa nga nagagawa yung top niya. Skirt ito. Ayan. Hindi ko pa nagagawa yung top niya. Sana magkasya sa kanya. Saka ko na tatapusin. Gawin ko muna yung aking dress on kay Princess. Tingnan natin sila sa labas. Kung anong ginagawa nilang dalawa doon. Ay. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila sa gitna. So, si Princess matutulog na siya kasi may pasok yan siya bukas. It's the first day of term 2 tomorrow for Princess. Uh-huh. Yep. Very proud of her. She did very well the first term. Uh-huh. So now she's doing a second term. This is going to be so much easier. Remember the beginning of the year when you did term 1? Remember yes. The first 2 weeks because of COVID? Yeah. You couldn't go to school. Remember yeah. that you were doing it on it's a computer. Like you didn't know any friends. No. You didn't know the teacher well. You didn't know the school rules. No. And the first 2 weeks of school was so hard for you. So now, Mum and I are very, very proud. You did so well in the first term. Thank you. You did so well, and you got most importantly, you got a wonderful attitude. Your grades were good, but your attitude at school, every subject, I was so proud of this. Every subject. She got outstanding effort and attitude. Yeah. And that's really good because that means that you're putting the effort in. She did. You did? Because this year's all about you having your first year in Australia, learning English, learning the culture. Mm-hmm. And if you keep working hard, listening to the teachers, doing what you're told, working hard, you're going to have a wonderful education. Mm-hmm. Which means when you get older, who knows what you're going to study? University. You are going to university. Absolutely. University. You, I thought she's... You're no, going to... No, you're going to be going to university. University. That's right. That's right. Not university. Because you said university. So, Diane and I are very proud of Princess. When we got the report card to see her, her attitude was absolutely outstanding on every subject. That was made me very happy, very proud. Yeah, thank very you. Proud. So proud of her. That's right. Thank you. Thank you. That's all right. We'll keep it up. It's only the first term. You got 3 more terms to go this year. 3? We have 4 terms in Australia. So term 1 summer, term 2 and 3 is winter, and then term 4 we're going back into spring summer. Yes. So you've got how much holiday in the term 4? You get 7 weeks. She's thinking about it. Yeah, 7 weeks. Yeah, 7 weeks. Lot.
you knock off on the December the 10th and you don't go back to school till January the 26th or something. The 30th. Yeah, so but you're going to spend 4 weeks. We're going back to Manila, Philippines for 4 weeks this year. So I'm going to take my iPad. It's the first time, I think, in my job in 20 years I've spent more than 2 weeks away from work. So I really want to go away for 4 weeks this year, have a good break. And if it works well, we'll be doing it every year. Maybe next year we won't do 5 weeks. Yeah. Because I can take my iPads, my laptops, I've got wonderful staff, and we just want to spend a lot of time over in the Philippines, don't we? Mm-hmm. Yep. So you can catch up with all the fam, all the cousins, and mm-hmm. your Nana, mm-hmm. all Nana Erna, and your cousins, and your aunties, and your friends. Be good. They'll all say to you, have school. Do you like Australia? If I was going there for the first time in the Philippines, back again, yeah, I'll just stay home. No, just one day. Why? I want to relax. Oh. Are you made at our apartment in Manila or Nana? No, Ernest? Yes. You know, you spend a lot of time there because this year. Remember, you will be staying there. You'll be staying there for maybe 2 or 3 weeks because remember, when we go back to the Philippines, Mum and I are going to have another honeymoon in the Philippines. So we will leave you with Nana Erna and we'll go away for 3 or 4 nights somewhere. Maybe Palawan or El Nido. Yeah, we'll or see. We'll have to go to. Somewhere we've never been before. So. How much gold is there in the snow? That's a complete change of subject. That princess has got the amazing ability to change topics. Like, ganyan yan siya. Iba yung pinag-uusapan, tapos iniiba niya na naman. I'm trying to teach princess to continue the conversations, and then you sort of go off in little side streets. Princess doesn't go on the side streets. She changes complete highways into a different direction. Anyway, we will close the vlog. So thank you so much for watching. Always. And hope to see you on my next one. And enjoy your pancake. Good night. Bye. Good night.